International League Chapter 271. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y labis ng ginulat nitong si Kaede Rukawa ang buong gym nung isang dunk nga ang kanyang ginawa sa magkapatid na Gida. At dito'y talagang posterize nga ang naganap. Kaya naman, itong mga tao ay labis nga na nagulat. Ibang klase! Sino? Sino tong number 11 na to? Walang takot sa katawan. Sinabayan niya sa taas itong dalawang magkapatid na Gida, ang 7-1 at 6-9, ay tila ba kinain ang buo sa ere. At hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata. Buong-buo ang puso ng lalaking ito. Sigawan nga ng mga tao at dito'y labis nga nagtutuwaan at sigawan ang mga tagahangan nila. Ayan na! Nagpakilala na ang tunay na hari. Yan si Kaede Rukawa, ang ace na kupuna ng Shoku, ang pin ng winter tournament at higit sa lahat. Second year high school pa lang yan. Sigawan nga ng mga tao at dito'y labis nga na nagulat itong Breed Brothers. Bangklase, hindi ko inaakala at hindi namin inakala na dadakdakan niya kami ng harap-harapan. Ang gulat na ginawa namin ni Kula sa taas ay inakala ko na madadaig na ang tapang niya at matatabunan na ng takot, ngunit hindi. Buong-buo ang loob niya kaya ito ang naging resulta. Nakakahanga tong number 11 na to. Walang takot sa katawan. Wika nga nitong si Mateo Kid at dito'y nagwika nga itong si Coach Benson. Hoy kayong dalawang magkapatid, Good Brothers, yan ang malaking leksyon para sa inyo. Marami kayong aral na matutunan dyan. Hindi basta-basta ang kupunan ng show o kahit number 39 seed sila. Kaya ibigay nyo ang lahat, kung hindi may kalalagyan tayo. Yan na ang patunay na ang kupunan ng Shoku ay mahirap diigin kahit sila ang pangalawa sa huli. Halimaw yung mga yan, mga limaw na nanahan sa mahinang kupunan. Wait ka nga nitong si Coach Benson. Anong ibig mong sabihin dun, Coach Benson? Wait ka nga nitong si Mateo Gid. At tumugon uli itong si Coach Benson. Ang ibig ko lamang sabihin ay nananahan ang halimaw sa mahinang kupunan, sapagkat sa unang tingin pa lang ay mahina sila, ngunit halimaw na pag naglaro. Tugon nga nitong si Coach Benson, kaya dito ay mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Andrew ang bola sa binagwikang kupunan ng Espanya, Estupenda. Kailangan nating bumawi dito. Hindi pwedeng ganito na lang ang laban. Lamang pa tayo ng apat, ngunit kailangan nating bumawi. Wika nga nitong si Andrew nang biglang inatake nga niya ang ring ng walang paundangan. At dito'y talagang pinipisikal nga niya itong si Ryota Miyagi. Nag-iiba na ang laro nitong si Andrew. Ang kanyang pisikal na lakas ang kanyang ginagawa upang talunin ako sa harap. Ngunit sa tingin ko, dito siya na pro-prostrate. Wika nga nitong si Ryota Miyagi na talagang umaatra sa bawat bangga nitong si Andrew sa kanya nang biglang isang drop pass nga ang ginawa nitong si Buidila patungo dito kay Juanito. At itong si Juanito Barton, isang spin move sa bay, isang layup nga ang kanyang ginawa sa kanyang pag-angat nga. Hindi ka makakalagpas sa akin ngayon. Sa amin na ang taas. Wika nga nitong si Kaede Rukawa at itong si Akagi, talagang sinabayan itong si Juanito Barton. At dito'y isang drop pass nga ang ginawa nitong si Juanito Barton patungo dito kay Mateo Gid. At itong si Mateo Gid ay talagang namimisikal na nga, ngunit sa pagkakataon na to, nakapondo nga ang aking atab sa Tianamichi sa Uragi. Sige, ibangga mo ang lahat ng iyong mga kaya. Ibigay mo ang lahat ng pera sa Mateo Gid. Sasabayan kita, 6'9", na may malaking katawan. Ibigay mo ang lakas mo. Wika nitong Sakuragi. Aba, sobrang lakas ng kanyang pisikal na pangangatawan. Hindi ko man lang maitulak. Ano ang gagawin ko nito?
Paano? Paano nang gagawin ko? Wika nga nitong si Mateo Gid na napapito nga ang referee sa bitumawag ng showball violation! 3 seconds violation para kay Mateo Gid! Wika nga ng referee at dito ya! Nice one! Yan ang gusto ko sa'yo, Sakuragi! Ang pondo mo sa baba ay talagang napakatibay at ang bunga niya na hindi ka may tulak na itong si Mateo Gid. Yan na, Sakuragi, ang isa sa best asset niya, ang may malakas na katawan at hindi basta-bastang mag-iba. Wika nga nitong si Mr. Smith at dito'y nag-wika nga ulit itong si Coach Benson. Ibang klase rin itong number 10 na to, itong may pulang buhok. Ang kanyang physical na lakas ay mahirap talunin. Nakapondo siya sa baba. Ang bawat magtulak nitong si Mateo Gin ay talagang hindi umuobra. Hindi, mahirap basahin. Mahirap basahin ang individual na asset ng bawat malalaro ng Shoku. Wika nga nitong si Coach Benson at dito'y talagang inasar nga ni Sakuragi itong si Mateo Gin. Hoy, ikaw bakulaw. Ano na, hindi mo kayang itulak. Ha, marami na akong napagdaanan na mas malaki pa sa'yo. Di ba kilala mo si Mikio Kawata? Yung malaking yun, hindi umubra sa akin. For information lang, wika nga nitong Sakuragi at itong si Mateo Gid ay labis nga na nagulat. Ano? Nakalaban na niya si Mikio Kawata? Ang malaking yun, hindi umubra sa kanya? Totoo ba? Nako, sino? Sino itong may pulang buhok na to? Kung totoo man ang kanyang sinabi, hindi pa niya nilalabas ang tunay na lakas, ang physical na lakas ni Kawata, kaya halos hindi ko makayang ulit. Itong may pulang buhok na to, na kaya niya? Hindi maaari. Wika nga nitong gulat na gulat na si Mateo Gid, kaya dito ay sinamantalangan ng kupunan ng Shoku ang pagkakataon na to. At sa pagkakataon na to, hawak-hawak na nga itong si Ryota Miyagi ang bola. Kupura ng Shoku, lamang-lamang sila ng apat. Kailangan nating siguraduhin ito. Siguraduhin natin ang puntos. Ball rotation! Wika nga nitong si Ryota Miyagi ng biglang. Isang pasa nga ang kanyang ginawa patungo dito kay Kai de Rukawa. At itong si Rukawa ay dali-daling inatake ang ring sabay. Drop pass dito kay Namichi Sakuragi. Itong Sakuragi ay nag-spin moves nga sa loob sabay. Angat ang bola, ngunit ang kanyang tanging pakay ay makita ang labas at dito'y isang kick out pass nga ang kanyang ginawa patungo dito kay Sashi Mitsui. At itong si Mitsui ay dali-daling pumukul nga ng isang tres at dito nga ay bang! Pasok nga ang tres itong Sashi Mitsui upang ibaba ang kalamangan sa isa sa score na 23-22. Parin sa kupunan ng Espanya, estupenda! Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin na susunod na bahagi.